Welcome to my vlog. For this vlog, ito yung kailangan nating materials para makagawa ng headbands. First step, ay kailangan muna nating ikat yung ating tela. Ang kailangan natin dito ay bali 3 piraso ng tela. At ito yung mga sukat. Okay guys, so kapag nakat na natin yung tela na kailangan natin, ang next step naman ay i-fold na natin siya. Okay? I-fold lang natin siya yung 3 ng ganyan. And you can use clip or ganito, tulad niyan, para secure yung ating tela habang tayo ay manani. Ngayon naman ay i-prepare na natin ang ating portable sewing machine. Start, itaas baba lang muna natin yung ating needle para kumapit siya sa tela para secure, and also huwag din natin kalimutang mag backstitch. Since itong machine na to ay walang backstitch, madali lang siyang gawin. Ibaba lang natin yung ating needle para nakakapit siya sa tela. Itaas natin yung ating take up na para maikot yung tela, and now we are ready to do the backstitch. Ibabalik na ulit natin siya sa pwesto, ibaba lang ulit natin yung ating needle, itaas natin yung ating take-off knob, and yun na, ready to sew na again. Yung last na natin na tela, ganun din. Tahiin lang din natin siya ng tulad ng naunang 2. Thank you.
At dahil nga natapos na nating tahiin yung ating tatlong tela, ngayon naman ay babaliktarin na natin siya. And dito naman sa ating maliit na tela, mahirap siyang baliktarin kaya gumamit ako ng party ball, kung ano mang tawag dito. Okay, ilusot lang natin siya doon sa ating tela. Tulad niyan. Then much better kung aayusin muna natin siya para mamaya kapag kinuha natin siya or hinugot natin siya ay madali na lang. Time naman guys, kakailangan na natin ng ating garter or elastic. Yung size ng ating elastic or garter ay 6 inches. Ay pagpantayin lang natin yung dulo ng garter at saka ng tela. Pwede natin siyang i-fold ng konti o depende sa inyo, pwede din naman hindi. And after that, ready na natin siyang tahiin dun sa part niya. Ganun din yung gagawin natin sa kabilang side. Pagpantayin lang ulit natin yung garter at saka yung tela. I-fold natin ng konti. And then, pwede na ulit natin siyang tahiin sa part na yan. Okay? Next step guys, kunin na natin yung ating isa pang tela. I-fold natin into half. And then, kunin na natin yung natahi natin kanina na may garter na. Ilagay lang natin yung ating natahing tela sa ibabaw ng malaking tela. Pagpantayin natin yung kanyang dulo. And then, ipo-fold lang din natin siya tulad ng ganyan. After that, ayusin natin para maganda yung pagkaka-fold. And now, ready na ulit tayong manahi. Sa side na yan, okay? Isang straight line dyan.
Next step guys, kunin ulit natin yung ating last na tela. I-fold ulit natin siya into half. And then, ipasok natin siya doon sa malaking tela. Okay? Next step guys, pantayin lang ulit natin yung ating tela. And tulad ng ginawa natin doon sa kabilang dulo, ganun din. Ilagay din natin yung may garter na tela. Pantayin. And then, i-fold ulit natin. Tulad niyan. Then, after nating i-fold, pupwede na ulit natin siyang tahiin. So, same process lang yung magkabilang dulo. Final step guys, para mawala yung dulo na may tahi natin. Ayan. Ipasok lang natin siya sa loob. Parang babaliktarin lang natin siya. Ganun din yung kabilang side. Alright. And ayan na. So, nawala na yung tahi. Pinagtahian. Nakatago na siya. Naglaho na. Tulad ng jowa mo. Char lang. Alright. Ito na yung naging result ng ating tutorial. Thank you guys for watching. Hope you enjoyed the video.